Hi guys! Welcome back to another baking vlog. Umpisahan na agad natin. So magpa-bloom tayo ng ating instant dry yeast. Kumamit ako ng 1/4 cup ng warm water, 3/4 teaspoon ng instant dry yeast, at 1 teaspoon ng white sugar. Then haluin lang ito ng maigi and then iset aside for 5 minutes or until magbubbles yung ating instant dry yeast. Then sa malinis na mixing bowl, maglagay ng 1 cup all-purpose flour, 2 tablespoon ng white sugar, okay, and then 1/2 teaspoon ng salt. Then mix. Ayan, so haluin lang natin ito. Okay, so ilagay na rin natin yung ating isang itlog. And then haluin ulit. Okay. Then, kapag nahalo na, isunod na rin natin yung ating sinet aside na instant dry yeast. Alright. Ayan. Then, ilagay na rin natin yung ating 1/4 cup na evaporated milk. Pero guys, ilagay nyo po ito gradually habang hinahalo. Okay. So, haluin lang natin ito ng maigi. At pag ganito na yung kanyang texture, pwede na natin itong ilipat sa ating counter or sa ating working table. Then, maglagay tayo ng 2 tablespoon ng margarine or butter, and then tsaka natin ito i-knead. Ayan. So guys, i-knead natin ito for 5 minutes or until maging smooth at elastic yung ating dough. So mag-window pane test tayo. Kapag hindi na ito napupunit at smooth na rin siya, pwede na ito nating i-proof. So, yung kaninang mixing bowl na pinagamitan natin, lagyan natin ng kaunting oil. Ayan, spread natin para pag nilagay natin yung dough at umalsa siya at kukunin natin siya later, hindi siya didikit. So, i-proof natin ito ng 1 hour. Okay, after 1 hour, nag-double na yung size ng ating dough. So, i-punch lang natin ito bago natin ito kunin. Then, ibalik natin sa ating working table. Ayan. And then, guys, i-open lang natin yung gitna. Ayan, parang kagaya ng ginagawa ko. And then, i-platen natin ng konti. Then, tsaka natin simulan i-cut into pieces. Guys, kung meron po kayong timbangan, much better para even lahat yung kanyang bigat. Okay. So, i-set aside muna natin ito para meron tayong space sa pagbibilog ng ating dough. So, guys, bibilugin muna natin ito para mas madali nating i-platen mamaya. Ayan. Ayan. So, make sure pag binibilog nyo, pinipinch nyo rin po yung pinakadulo para hindi po siya bubuka. Okay. Ayan. Alright. So, i-roll nyo lang din po siya. Okay. Then, kumuha ng isa. And then, gamitin yung rolling pin. Ayan, i-platen natin ito. Ayan. So, yung ganitong length, okay na po. And then, gagamit tayo ng cheddar cheese. So, kinat ko po ito ng pahaba. Parang pastik na style. Ayan, then i-roll natin. Then, ipipinch natin yung bawat side. And then yung gitna din po, ipipinch natin. So guys, yung pagpipinch, para po natin siyang sinisil para hindi po siya ma-open kapag binake na natin. Okay, so ganun lang din po yung gagawin nyo dun pa sa ibang mga dough na binilog natin. So eto na po siya. Okay, so dito sa tray, naglagay ako ng parchment paper. And then yung ating ni-roll na dough, ilalagay natin isa-isa pero meron pong space dapat para hindi magdikit-dikit. Then, gumamit din ako ng kitchen scissor, pwede rin pong knife. Then, ikakat natin yung gitna parang ganito. Alright. Ayan. Okay. So, ganito lang po yan guys. Madali lang naman po siya. Then, after natin makat, takpan ulit natin ito for 15 to 30 minutes para umalsa pa po siya.
Ngayon naman, gumawa tayo ng garlic butter filling. So, gumamit ako ng 2 tablespoons na butter. And then, yung garlic, kinat ko siya into mace. At saka, gumamit din po ako ng dried parsley. Then, haluin lang po natin ito. Okay, make sure na well-combined po yung ating ingredients na nilagay. Then, after 30 minutes, ready na po yung ating dough. So, mag-spread po tayo sa ibabaw nitong ating ginawang butter garlic filling. Ayan. So, guys, kung gusto nyo pala na medyo maganda yung kulay ng inyong dough, pwede po kayong mag-spread ng egg wash bago nyo po i-spread itong ating garlic butter filling. Pero ako po, hindi po ako gumamit ngayon ng egg wash. So, habang ginagawa ko po ito, nag-preheat na po ako ng oven ng 10 minutes under 180 Celsius. Then, ibibake po natin ito ng 20 to 25 minutes. Ayan. So, luto na po yung ating cheesy garlic bread. So, let it cool lang. And then, mag-try po tayo ng isa. Okay. So, ikat natin yung gitna. Ayan, ang perfect po ng ating pagkaka-bake. So, para sa full ingredients po ng in recipe na to, makikita nyo po yan sa description below. Maraming salamat po sa panonood and sana po ay nagustuhan nyo po ito. Please don't forget to like, share, and subscribe.